Ilang beses mo gusto ipahiya ang sarili mo. Buti sana ko ikaw lang eh. Pero every time pumapalpak ka, damay ako. Damay yung kumpanya. We almost lost that account back there. Nang dahil sa'yo. Buti na lang sinalo ka ni Sofia. Di ba sinabi ko sa'yo, hingin mo muna yung opinion ni Sofia bago ka mag-present sa mga kliyente. Obviously, hindi mo ginawa dahil piniiral mo muna yung pride mo. Nagyabang ka. Pero palpak naman. Sorry, kuya. Hindi na mauulit yun. May dapat lang. Because every time you do this, lalo mo pinapakita sa akin na tama yung naging desisyon ko na kunin si Sofia sa posisyon niya ngayon. Ito ang Marketing Strategy Analysis Report. Nakalagay dyan kung ano ang nagiging epekto ng isang marketing strategy ng isang produkto. It is imperative that you understand all the data in that report dahil dyan ka gagawa ng mga basis na desisyon mo. Bilang marketing consultant, kuha mo? Mata? Nahihilo talaga ako sa mga numero eh. Tsaka ano ba yung mga linya na yan? Anong ginawa mo? Ba't nawala? Saan nila ba mali ko? Hindi ko alam. Alam mo, Sofia, this is a waste of time. Baka mas maganda kung itigil na muna natin to. Mas maganda kung gawin muna natin yung mission ko. Madam, mas mapapadali nating magagawa yun kung hindi ako laging nakaasa sa'yo. Kung hindi tayo laging nakalikit sa isa't isa, mas magiging maluwag yung trabaho natin. Pero sa dami na kailangan ko ituro sa'yo, ubus pa ang 90 days ko. Bayan na natin ko. Hi, Sofia. Hi, Anna. Hello, Miranda. Paistorbo lang, ha? Mm-hmm. Pwede ko bang mahiram si Anna sandali? Hiram? Ano ako, stapler? Naku, ang cute mo talaga. Nakakatawa ka kaya nakakatawa ka eh. Come, Anna. I'll show you something. Meron akong surprise for you. Sofia, okay lang ba? Promise, sandali lang to. Oo naman. Okay na okay lang. Sige na, Anna. Sumama ka na kay Tita Miranda mo. Thank you, Sofia, ha? Tara, sigurado ako matutuwa kasi papakita ko sa'yo. Surprise ako para sa'yo. Aren't you excited? Sige na, open it. Ito na lang muna yung una. Oh, di ba? Ang gaganda, oh. Mga hair ribbons. You like it? Ay, alam mo, eto. Sigurado ako magugustuhan mo to. Eto, oh. Headbands! Oh, di ba? Iba-iba yung kulay. Merong blue, may violet, may yellow. Pero eto, I'm sure, paborito mo ang pink. Tara, sukat natin sa'yo. Ayan. Ang ganda-ganda mo naman. Para kang prinsesa. Magkakaroon tayo. Wow, mukhang nagkikwentuhan lang kayo dito. Siguro naman nakita mo na yung mga storyboards. Ay, hindi ka ba marunong kumatok? Now, can I have your opinion, please? Sandali lang, ah. Bakit ganyan ang tono ng pananalita mo sa akin? Kung napahiya kita kanina, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya yun. Sorry. Look, Sofia, we don't have to do this. Hindi natin kailangan mag-away. Ang hinihiling ko lang sa'yo ay ang iyong opinion sa mga storyboards. Opinion ko? Opinion ko, yes. Sa mga storyboards? Mm-hmm. Ngayon na? Teka, hindi mo pa nakikita ang mga storyboards na to? Pero alam mo kung anong bagay dyan? Oh, di ba? Pag suot mo to, para ka na talaga, prinsesa. Isukat natin. No! Bakit ayaw mo? Ay, eto, para na lang fairy. Merong... Isukat mo lang! Anna! Please naman! No! No way! Anna, please! Sige na, pagbigyan mo na si Tita Miranda mo! Ah!
So tama nga ako, hindi mo pa natitingnan ang mga storyboards. Oo, hindi ko pa siya natitingnan kasi busy ako. Ngayon, balikan mo na lang mamaya, pag-aaralan ko muna. No, mukhang hindi ka naman busy ngayon eh. Ngayon na. Go. So tal, sabi rin ni Kuya sa akin, marami daw ako matututunan sa'yo. So please, with sugar on top, educate me. Anong inaantay mo dyan? I'm honestly excited to hear your expert opinion. So please, I'm waiting. Maganda yung drawing niya. Maganda yung drawing? Tsaka maganda yung kulay. Maganda yung... Do you think this storyboard captures the essence of our brand? Do you think it alienates the target market? How about the graphics? Do you think it's eye candy enough para sa mga bata? Sophia, ba't wala kang masabi dyan? Sobrang simple lang ng storyboard na to. Hindi ka makapagbigay ng opinion mo. Kala ko ba magaling ka? Look, even your staff is waiting for your opinion. Sige na, share mo naman sa amin yung brilliance na ipinagmamalaki mo dyan. Ha? Ang yapang mo! Sophia, hindi kita nasagot kanina. Tinatakasan ko si Miranda. Pabalik na ako dyan! Kawawa naman si Ma'am Sophia, no? Hindi nangyari sa bar? Ba nangyari sa kanya? Storyboard lang yun. Kala ko ba magaling siya? Hindi masagot yung mga tanong ni Sir Bart. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Baka na mental block si Ma'am Sophia. Kawawa naman. Sophia, nasaan ka? Sophia? 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 Ang yabang nung Bart na yun. Ipinahiya niya ako sa maraming tao. Pinaramdam niya sa akin at tanga ako na wala akong pinag-aralan. Sophia, hindi naman alam yun eh. Malay pa nang hindi ka talaga nakatapos. Ang nangyari dun, nakakita siya ng opportunity na ipahiya ka. He went for the kill. Maraming tulad niya na tao dito sa mundong ito. Maraming mga tao naghihintay lang na magkamali ka. At kapag nakasilip sila ng kahinaan mo, they will exploit it para tapakan ka. Bakit ganun? Bakit ang salbahin nila? Because they want your position. Ikaw ang nakaharaw sa pag-angat nila. Yun naman kasi mangyayari sa akin kung alam ko yung ginagawa kong trabaho eh. Kaya nga diba, madam, sabi ko, turuan mo naman ako. Seryoso ka talaga, no? Oo. Di ba ikaw na yung nagsabi na para ako dito? Sa bagay, mas matututunan mo nga ito. Nakikita mo na ang practical application ng mga tinuturo ko. Hindi tulad dati, puro libro na lang. Okay, tuturuan na kita. Talaga? Ako, madam, salamat ha. Pero kapag pinasok mo ang trabaho ito, seryosohan to, ha? Gusto ko makikinig ka. And please, no stupid questions. At higit sa lahat, ayokong sinasayang ang oras ko. Kuha mo? Itago sa tao ang tunay mong nararamdaman. Bawal tayong umalis dito ng ganyan ang itsura mo. Bawal ang balat sibuyas dito.
Kapag iyakin ka, mas lalo ka nilang aapihin. Kaya kailangan mong matutunan to. Ano yun? Don't mess with me, look. With this, matatago natin sa tao ang tunay nating nararamdaman sa loob mo. Kahit naiiyak ka man, nalulungkot, nilalagnat, o nauutot ka pa. Maintain this one look to make everybody feel that you're in control. Hindi ka nila basta-basta sasalingin. Kuha mo. Ganon. Ito, okay na ba to? Yan naman ang tinatawag ko na T-A-N-G-A. Ano naman yun? Ay. Uy, ikaw! Picture mo ako. Miranda, andito ko lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Sorry, Hannah. Nililigpit ko lang itong mga to. Eh, itsura mo. Parang malungkot ka. Sana kasi, parang hindi niya nagustuhan yung mga binigay ko sa kanya. Talaga? Hayaan mo na lang yun. Mukhang weird yung bata na yun eh. Di ba nga kung magsalita parang matanda? Sana magka-baby na tayo, no? Excuse me, dadahan ako. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Okay lang po ba kayo? Of course. Bakit naman hindi? Sabi sa inyo eh, okay lang yan si ma'am. Tignan mo. Bali, wala kayong mga sinasabi niya sa kanya, Sir Bert eh. You see what I mean? Kaya lang, madam. Masakit sa panga at sa liig itong pinapagawa mo. Kung seryoso ka, tiisin mo yan. Kuha mo. Eh, madam, paano kung mahipan ako ng masamang hangin at habang buhay ng ganito yung tsura ko? Tiisin mo sabi. Let's go. Tandaan mo. Now, for lesson number 2. Ano naman yun? Huwag na huwag mong hahayaan na lumipas ang isang araw na maramdaman ng kalaban mo na kaya ka niya. At kung nakapunto siya sa'yo, bumawi ka. The important thing is at the end of the day, you should be the winner. Kuha mo. Madam, ano bang balak mong gawin kay Bart? Ipapakita mo sa kanya na nagkamali siya ng kinalaban. Bart Ramirez. Sophia. Opinyon ko ang kailangan mo, hindi ba? Sige, ibibigay ko. Trash. Cliché. Pangit. Ito mukhang okay. On second thought, ito pala ang pinakapangit. Ulitin mo na lang, baka next time mas magaling ka na. Sandali, di ba kanina sabi ko lang? Kanina ayaw kitang patulan dahil alam kong insecure ka. Alam ko na alam mo na hindi ka magaling. At isa pa, kapatid ka ng boss ko. Kaya gusto ko na sanang palagpasin. Unfortunately, hindi ko pala kaya. So try doing this again, Bart Ramirez. And I promise you, hindi ako magdadalawang isip na insultuhin ka.
Bakit sa tingin mo yung ginawa mo hindi nakaka-insulto? No, Bart. No. No, Bart. No. This is just me saying hi. I assure you, pag iniinsulto na kita, ikaw ang unang makakalam. Talaga, ate, may kaaway ka doon? Oh. Pero hindi ubra sa akin yun. Uupakan ko pa yun. Pero, ate, paano naging masaya kung may kaaway ka doon? At saka, ate, diba say mo, bawal makipag-away kasi pang may kaaway ka, kahit manalo ka, talo ka pa din. Oo, totoo yun. Maling nakikipag-away. Dapat, ate, makipagbati ka na sa kaaway mo. Oo naman. Sabi mo eh. Sir? Get out! Just please leave me alone. Mr. Ramirez. I said get out! I see someone's in a bad mood. I'm so sorry. I can come back later if you need time. Okay lang, okay lang. I'm so sorry. Hindi ko alam na ikaw pala yan. Have a seat. What's the problem? You can tell me. Baka makatulong ako. Wala, nakabanggaan ko lang yung Sophia. Mukhang galit na galit ka sa kanya. Ngayon lang kita nakitang ganyan eh. Hindi ako yung tipong tao na nagagalit sa kapwa. Pero si Sophia, I just... really hate her. Ginagawa mo. Kayo, hulaan nyo. Anong iniisip ko? Tungkol dun sa kunwaring trabaho mo? Bakit mo alam? Siyempre, tatay mo ako. Kilala kita. Hindi mo may tatago sa akin kung anong iniisip mo. Ano ba yung kinalaman yung ginagawa mo sa trabaho mo? Kasi, Tay, sabi ni Madam Anna, kailangan daw para hindi ako kapihin sa opisina. Ganun yung itsura ko. Bakit, Tay? Kailangan parang nananakot ka para huwag kang kapihin. Ha? Ay, nako, Sophia, hindi ko talaga maintindihan yung mundo na yan. Basta, tandaan mo yung sabi ko, ha? Ikaw ang magdesisyon kung sa tingin mo tama pa yung ginagawa mo. Ha? Basta, huwag kayo mag-alala. Okay naman po ako. Okay. Lesson number 3. Dapat hindi ka malamangan at mautakan ng iba. Kailangan mauna ka mag-isip at magagawa mo lang yun kapag marunong kang bumasa ng tao. At kailangan sa unang tingin mo pa lang, may idea ka na kung anong klaseng tao siya. Diyan naman ako ni sasangayon, madam. Maling humusga ng pagkatao, lalo sa unang tingin lang, no? Ikaw talaga? Of course! Hindi naman natatapos ang lahat sa unang tingin. Siyempre, sa unang tingin na yun, kikilalanin mo muna siya. Iisipin mo kung anong sinasabi niya, kung ano ikikilos niya, at habang tumatagal, nadadagdagan ang impormisyon mo para basahin siya. Hindi ba nakakapagod yan, madam? Bakit kasi hindi na lang magtrabaho yung mga tao? Bakit pa kailangan gawin komplikado ang lahat? Kung may reklamo ka sa takbo ng mundo, huwag akong sisihin mo. Siya. Pero kung gusto mo mag-survive, makinig ka sa akin. Kuha mo. Okay. Good. Amen. Ang dami mo eh.
ano ang tingin mo sa kanila? Masaya sila. Look beyond what is obvious. Ang itinatanong ko, yung totoong iniisip nila. Aba, malay ko ba? Hindi ko alam. Yung nakablong lalaki niya, siya ang leader ng barkada nila. At yung nakablock na yan, yung parang maangas na katabi na. Alam ba kung ano yun? Hula ako. Ano? Yun ang kaaway niya. Hindi. Yun ang in love sa kanya. Hindi lang niya maamin. Tsaka, naiinis rin siya kasi hindi mapapansin yun ng barkada niya. Ang ibig mo sabihin? Tama ka. Madam, paano sa pagbasa mo sa tao ay nagkamali ka ng pagkakakilala sa kanya? Paano kung yung tao naman mabait tapos inisipan mo ng masama? Hindi ba parang unfair naman yun? Nakasakit ka ng damdamin ng tao? Kaya ka nga nagsasanay, di ba? Para hindi ka magkamali. Kuha mo. Yung parat mo yan, anong tingin mo sa kanya? You must be Sophia. I'm Jessica. Jessica Cruz. The future owner of this company and your future boss. Ah. Ikaw pala yun. Anna, narinig mo ba? Na siya raw si Jessica, ang tagapagmana ni Madam Anna. Alam ko. Narinig ko. Sister mo? Mm-hmm. How nice. At kapangalan mo pa ang tita Anna ko. Kaya pala you're so cute and pretty. Paano mo naging tita si Madam Anna? Pamangkin niya ako. Pinsan siya ng mommy ko. Actually, second cousin. Bakit mo na itanong? Pasensya ka na, ha? Talagang matanong lang tong kapatid ko. Jessica? Bart! Look who I finally meet! Let's go. Sure. Do you wanna have coffee with us? Maybe next time. Marami pa kasi akong trabaho eh. Walang hiya talaga yung Bart na yun. Halatang halata namang dumidikit dun sa Jessica kasi tagapagmana ng kumpanya. Hindi na nahiya. Akala ko ba, ikaw mismo nagsabi na huwag huhusga ng kapwa sa unang tingin? Hindi unang tingin yun, madam. Sko. Ilang beses ko nang nakabangga yung Bart na yan. Alam ko na ang karakas niyan. But I must say, you are right. Yun din ang basta ko. Pero ang pinag-aalala ko ngayon, yung Jessica na yun, siya ba talaga yung tagapagmana ko? Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Madam, bakit naman? Mukhang mabait naman yung tao. Kaya nga nauuto ni Bart, di ba? Sophia, hindi ito simbahan. Negosyo to. At hindi ko kailangan ng mga mababait. Ang kailangan ko, yung meron nito. And one look at that girl, she's not capable of running this business. Ikaw grabe kang magsalita, no?
Baka nakakalimutan mo kamag-anak niyo po yun. Nagkataon lang yun. Sinuwerte lang siya. She doesn't deserve to own this company. Gagawa tayo ng paraan. Pipigilan natin ang babayan na mapunta sa kanya ang lahat ng kayamanan ko. 100